Hi guys, so may nanganak na po ulit si AB Sydney. So nanganak kaninang 5 a.m. So isang traditional buckling and traditional dowling. So sakto po yung... So ayan po, malakas naman dumede. So kagaya po nung lagi naming sinasabi, lagi po natin silang bantayan, lalo na sa first 24 hours dahil sobrang halaga nung colostrum na makukuha nila dun sa nanay nila. Hi guys, so ito po yung ating imported Australian doon si Sydney na nanganak kahapon ng dalawang magandang Boer goats, traditional. So isang buckling and isang dowling po. So ito yung buckling natin, si AB Earl. Tapos yung dumedede po na dowling is si AB Lilo naman. So magbibigay lang po tayo ng mga tips kung ano yung ginagawa at yung mga improvements na pwede natin gawin sa pag-aalaga po ng mga kids para maiwasan ng mortality. Yun. So itong buckling po ay nakakatuwa dahil yung white dun sa ilalim ng ilong niya, hindi po yun gata, so nagtuloy yung white marking niya from noo pababa, nagpahinga lang dun sa ilong tapos tumuloy po. So ito yung akala namin lagi ay gatas lang, so nung tinry po nasan, ano po pala, pigmentation po pala dun sa face. Pag may bagong panganak po na bisiro, ang isa sa dapat natin iwasan po ay yung excessive na climate. So pansinin nyo po, yung mga magkakapatid yan, nagbabundle po sila o nagdidikit para sa additional heat dahil medyo mahina pa sila mag-regulate ng temperature. So pwede po natin gawin dyan. Napansin nyo po, lagi kaming merong brooder box. So yung brooder box na yan, mamaya po papakita ko. Kita nyo naman po yung ilaw. So meron siyang heat lamp doon. And kahit tanghali po, lalo na ngayong mahangin, pinababa natin yung lona para maiwasan na humampas directly doon sa kanila yung hangin. So sa area po natin, sa buong kulungan, yun sa kanila lang yung binababa natin especially. Pero pag sobrang hangin po talaga, pati sa lahat na yan, binababa na po natin. So naglagay na din kami ng mga additional na pangharang sa hangin po. And ito na, yung sinabi ko po kanina. So dapat ma-regulate natin yung temperature po dun sa loob ng pen nila. Kaya po, naglalagay tayo ng mga pangharang dun sa hangin. And yung brooder box naman po, yan yung paggabi, talagang kusa na po sila nagpupunta dyan para iwas nila sa lamig. Tapos naglagay po tayo ng ilaw. Yun. Lagay po tayo ng ilaw para sa additional na init. Itong inahin po natin ay imported Australian doe na si Sydney. Tinry namin i-assess dahil first time niya po manganak. Ang mga tinitignan namin yung mothering skills, kung paano siya dun sa mga anak niya po pag nagpapadede, paano siya pag umiiyak, yung mga ganon. So okay naman po so far dahil meron siyang system na ginagawa. Every few hours tumatayo siya para dumede, and hindi rin po niya nadadaganan. Marami kasing dam, lalo na syempre sa laki nila, or siguro sa maturity, medyo nadadaganan po nila yung mga kids. Pero siya sobrang ingat po, and kung pansin nyo, nung lumapit tayo, medyo lumapit din siya dun sa anak niya, tumigil kumain. So, yung katawan niya po ngayon is sobrang okay. And kapag meron po kayong bagong panganak, tinatry natin dagdagan yung pagkain po. So itong feeds, yung dami niyan, dinagdagan po natin dahil ngayon hindi na lang siya yung isusustain niya. Kailangan niya rin masustain yung mga anak niya. Ganon din po sa feeds. Yun, magta-transition din po tayo kung ginagamit nyo dairy feeds. Ngayon po, kung ginagamit nyo grower feeds, yun, pag ano na po, kailangan natin ng dairy feeds para tumulong para dun sa paggawa ng gatas.